Whoop. So what's good, boys? My name is Sean. Welcome to another video, boys. Welcome na naman sa isang video. So boy, today 5 days out na lang tayo sa Project Corona Shredding. Kaya dun sa mga sumabay, men, sana maganda yung results nyo. Yung akin kasi, di ko alam kung maganda. Kayo na yung mag-judge, kayo na rin nakakakita. Kasi ako, kung ano lang yung kaya kong gawin, yun lang yung ginagawa ko, boy. So kung pasok sa expectations nyo, salamat. Pero kung hindi pasok, sorry, kasi yun lang yung kaya ng genetics ko, boy. Support pa ako, man. And ayun, boy, so last 5 days na lang tayo. So papakita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga kakainin ko, boy. So yung kakainin ko is only minimum of 150 grams of carbs. So napakalungkot. Tapos yung protein natin is 170 grams siguro. Tapos fat, yun yung mataas kasi ayaw ko masyadong bumagsak yung calorie intake ko. Ayaw ko mag-adapt yung katawan ko sa low calorie intake. Okay, so ang goal ko lang naman dito is mapababa yung glycogen stores ko. Okay, so yung glycogen is yun yung energy stores dun sa katawan. So kailangan kong madrain yun na madrain na madrain na madrain na madrain na madrain na madrain hanggang sa madrain na madrain para ma-deplete yung katawan ko, boy. So mamaya explain ko sa inyo bakit ako nagla-low carbs. Okay, kasi dun sa previous upload parang medyo na-misinterpret yata ng iba yung sinabi ko na mataas yung demand ng katawan ko sa carbs kasi calories in, calories out. Yun, so mamaya explain ko sa inyo. Tatapusin ko lang tong client update natin, boy. So yun lang naman para dito sa intro. So importante bang low carbs? Mamaya yung malalaman. So kita ka sa doon. Let's go. Basic. Oh, okay, boy. So meal number one natin is eto, boy. So ayan, macros on the screen. Tapos yung mga ingredient na yan or yung mga calories na nandyan, pinagsama-sama ko lang sa isang pan or sa isang mixing bowl. Tapos tinapon ko sa pan. Okay, so pancake na anabolic tayo na naman to, boy, na may corned beef. So napakita ko na yata sa inyo to nung nakaraan. Pero hindi ito yung importante, boy. Kasi yung i-address ko ngayon, boy, sa inyo is kasi may mga naka-misunderstood yata na mataas yung demand ng katawan ko sa carbs na sinasabi ko, boy. Ang goal ko kasi ngayon, men, is to deplete yung water weight ko tsaka yung glycogen stores ko. Kailangan ubusin ko sila ngayong ano, final days ng Project Corona Shredding para maganda yung kalalabasan ng physique natin, boy. So makakapag-show pa tayo ng mas maraming lines. So hindi ko naman aim ngayon yung makapag-burn ng fats. So malabong mag-burn ng maraming fats kapag ano, few days na lang. So again, yung pag-burn ng fats is calorie deficit accumulated over time. Okay, so ano yung calorie deficit? By eating less and burning more. Yun lang naman yun. So ang goal ko lang ngayon is, alam nyo ba yung ano, ginagawa ng mga bodybuilders na peak week, yung parang ganun. Pero hindi naman siya completely peak week kasi hindi naman pa ganun kababa yung body fat ko. Binababaan ko lang yung glycogen stores ko, tapos sinasanay ko yung katawan ko na mababa yung glycogen stores. Inuubos ko talaga yung glycogen ko kada workout. So sasagad ko talaga yung sarili ko. Ganun yung ginagawa ko, boys. Tapos day by day, ganun hanggang may gagawin ako manipulation. So ganun yung ginagawa ko, boy. Tapos, men, yung water weight, syempre pag nadideplete ka or pag naglo-low carbs ka, sasama yung water weight mo, boy. Bababa din yung water weight mo. So mas tendency na mag-show talaga yung mga lines sa physique mo. Pero temporary manipulation lang yun, boy. Hindi permanente yun. So ginagawa ko lang siya para maganda yung finale ng Corona Shredding, boy. So yun lang naman yun, in-address ko lang. Again, hindi siya ano, ah, hindi siya sustainable yung ganun, yung pag-deplete-deplete na ganun sa matagalan, boy. Okay, so wag nyo akong gagayahin.
Ito, papakita ko na sa inyo yung pagkain ko. Yan. Again, boy, yung mga ginagawa ko is gamitin nyo lang sila pang entertain sa inyo, boy, or kung ina-idolize nyo ako, maraming salamat. Pero hindi lahat ng ginagawa ko dapat nyong i-idolize or gayahin kasi hindi siya applicable for all. Kunwari, itong kinakain kong to, may mga individuals pwede nilang gayahin or may mga individuals na hindi nila pwedeng gayahin kasi may mga health conditions or whatever na hindi pwede talaga. So, yung pinapakita ko lang sa inyo, yung ginagawa ko, tapos sana may nakukuha yung value, aral, or whatever na pwede nyong makuha sa mga pinagagawa ko. So, maraming salamat kung meron man. And, ayun boy, saran na natin yung clip na to. Kakain na ako ng matiwasay. Let's go. Basic. Whoop! Okay boy, so meal number 2 natin is eto na. Meron yung magiging pre-workout meal ko. Okay, so anabolic protein ice cream. Anabolic oatmeal ice cream to boy. So, hindi ko alam kung frozen na kasi kanina ko pa ito ginawa. So, gusto nyo mong malaman kung paano ko ito ginawa? Play that clip. Okay boy, tuturuan ko kayo paano gumawa ng anabolic oatmeal. So, protein oats. So, an oatmeal yung tawag ko dito kasi ayoko ng protein. Okay? So, napakagandang pre-workout meal nito. Sasabihin ko nang siguro pagkakainin ko. Pero, yung protein ko or yung oatmeal ko, gusto ko ginagawa ko siyang ice cream boy. So, ganito yung ginagawa ko, men. Pineprep ko siya ahead of time. May pusa na naman sa frame ng camera. Okay? So, kailangan natin ang food scale, syempre. Tapos, tupperware. Okay? Ganun lang naman kadali. 60 grams ng oats sa ngayon. Yung meron ako dito sa bahay is ito. Australian Harvest. So, pwede na to. Quick cooking oats. Okay, wala akong rolled oats ngayon. Sa prep na lang siguro yun. Sa totoong prep. Preference ko yung rolled oats. Pero sa ngayon, ito muna ang mga quick cooking. Yan. 60 grams na ito, boy. Ang need ko, that has 40 grams of carbohydrates, roughly. Okay? Siguro. Hindi ko sure. Nasa fitness pal naman. Lalagay ko na lang sa macros on the screen. Okay? 60. Tapos, boy, cinnamon. Optional. Cinnamon. Optional lang to. Trip ko lang talaga yung cinnamon flavor. Okay? So, lalagay ko na lahat to. Para masarap. Okay, konti na lang din naman. And then, alisin muna natin to. Siyempre, ito, peanut butter boy. So, hindi naman ako social sa pagpipeanut butter ko boy. Ginagamit ko lang yung generic na peanut butter na nabibili sa palengke. 90 pesos only boy. Tinatrack ko lang siya as Skippy. It doesn't matter kasi ganun pa din naman yung kalalabasan. Kung consistent mo naman siyang ginagamit tapos same lang yung pinagtatrack mo, kunwari Skippy yung tinatrack mo, so consistent naman siya, ito naman lagi yung ginagamit mo, so most likely yung results mo consistent din kasi di naman nagpapaiba-iba yung source. Okay, so ganun lang yung logic ko, being consistently inconsistent, sabi nga nung idol ko sa YouTube na si Max Tuning. Okay, so 30 grams nito or 2 tablespoons, okay? Hindi ko naman kailangan na Skippy. Compare mo yung Skippy sa ano dito. Skippy, 500 pesos. So, ito, 90 pesos, di ba? Ayan. Yan, boy, okay? Peanut butter. Tapos, lagyan natin ng mainit na tubig, okay? So, ang trick dyan, boy, is huwag mo munang lalagay yung whey. Kasi pag nilagay mo yung whey, tapos sinabay mo yung mainit na tubig, GG yung whey mo. Hindi yan matutunaw, boy. Lesson learned na ako nun. Kasi yun yung unang mistake ko dati nung bata pa ako. Yan. Lagyan nyo lang ng maraming mainit na tubig kasi aalsa yung oats, boy, okay?
Maganda yung quick cooking kesa sa instant kung gusto nyo ng mas maraming volume. Kasi yung instant, konti lang yung volume niya. Ayan, tignan nyo boy. Malabnaw. Teka, bakit ba ito yung nilalapit ko? Yung camera pala. Ayan boy. Malabnaw siya men. Pero mamaya, paglalagyan na natin yung whey. Bigla yan ano boy, aalsa men. Ayun, so wait lang tayo ah. Papaalsahin muna natin to. Wait for 3 minutes later. Okay boy, so wala nang pag-asa to. Napasobra yung tubig ng oats. So okay lang yon. Gagawin ko naman siyang ice cream. Tsaka madami naman akong ilalagay na whey, okay? So pinakamasarap na whey sa balat ng lupa. Hindi, hindi masarap. Rule 1. Baka naman kahit hindi masarap, baka naman. Ayun boy, lalagyan natin ng 40 grams ng whey, okay? So, 40,000 grams. Okay. 40 grams ng whey protein. Wag na wag nyong lalagay na mainit pa yung tubig kasi hindi madidissolve yung whey protein kahit anong brand pa ng whey protein. Hindi yan tumatalab sa mainit na tubig, boy. So, ayan, boy. 40. Ba't ang tagal mag 40? 40. Okay, so 40 grams ng whey. Off. Ayan boy, yung kalalabasan niya. So, hahaluin lang natin to. Tapos, pag lumamig-lamig na ng konti, pag nag-room temperature na, ilalagay natin sa freezer, okay? Tapos, magiging anabolic oating na siya nun. So, yun yung makikita nyo mamaya sa pagsasalita ko kapag kakainin ko na to, man. So, prep hack to, anabolic oating. So, proots, lahat naman ata ng ano, ng bodybuilder or ng mga nagda-diet na may whey protein. Kasi, ako personally, ayokong inumin yung whey, okay? So, hindi sulit para sa akin kung iinumin mo lang yung, kunwari, 1 scoop 24 grams of protein. Hindi siya sulit kung iinumin mo lang, diba? So, parang, uminom ka lang ng Milo, ganun, o kaya ng ano, hindi sulit yung calories niya, okay? So, ganun lang naman. So, hahaluin ko to, tas i-ref ko, tas kita kayo sa tayo dun sa pagsasalita ko ulit. Let's go, basic. Okay, boys. So, napanood nyo yung clip kung paano ko ginawa tong ice cream natin. So, ayan. Ice cream na siya, boy. Medyo ice cream na, pero gutom na ako, kaya kakainin ko na siya. Macros on the screen, okay? So, taste test natin para sa inyo, okay? So, ito yung alternative ko sa ice cream pag talagang low carb diet. Okay, so. Hindi nyo ba yan? Try nyo to, boy. Napakadali lang gawin. Tapos napakasimple lang. Tulad nung ginawa ko dun sa katarantaduan ko. Kung paano ko siya ginawa, man. And, ayun, boy. Mag-edit lang ako ng clip. Tapos, go workout na ako. So, kita guys tayo sa last meal. Let's go. Basic. Whoop! Okay boys, so last meal of the day natin is eto boy, okay? So again, it's another low carb meal. So man, 200 grams of chicken, okra, sobrang dami. Hindi ko tinatrack yan boy, okay? So poverty rice, 150 grams. Ayan, napaka-kunti niya man. And eto yung last meal natin boy. Macros on the screen. So, nasabi ko na yung point ko sa video na to kung bakit ako naka-low carbs kasi I'm depleting my glycogen and all, okay? So, ayun lang naman. So, basahin natin yung macros natin, total macros and calories for this day sa inyo, boy. So, hindi na ako magta-taste this kasi araw-araw ko naman ata or every video ko naman yata tina-taste this yung ano, ganitong meal. Okay, so, final ano natin boy, final macros natin, okay? So, 172 grams of protein, okay? 75 grams of fat, and 144 grams of carbohydrates, okay? So, kasi yung goal ko dito sa depletion phase na to is 150 grams of carbohydrates na lang boy. So, binabaan ko na talaga yung carbohydrates ko para maubos yung glycogen stores ko, tsaka ma-flush out yung water weight. So, yun lang naman yun, boy. Okay, so, lower than 150 grams pag bumaba pa ako dun. Hindi na ako
makakapag-perform ng maayos sa mga workouts ko, okay? Tsaka sa daily life ko. So nakikita nyo naman na sa minsan, pag na-activate, pag ubos na talaga ako, boy, na yung boses ko is yung parang ganito na magsita. Okay, boy, parang ganun na, boy, di ba? Low energy na. So normal yun kapag naka-low carbs ka, boy, okay? So, ayan, ngayon, medyo may energy tayo kasi nakikita ko na yung pagkain ko. Napakasarap, boy. Ayan. So, eto lang, dito ko na rin sasara yung video natin, boy. So, maraming salamat kung umabot kayo sa point ng video na to. Sana may nakuha kayong value, boys. And kung wala man kayo nakuhang value na aral, boy, sana na-entertain kayo sa video na to, men. And ayun, boy, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod na video, like and subscribe, boys. Like and subscribe. Maraming salamat sa suporta nyo. Let's go. Basic.